guys, welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon guys sa garden. Papakita ko sa inyo yung aking tawag dito is battle gourd. Pero kung sa atin ito, upo. Pero round lang kasi siya eh. So, papakita ko sa inyo guys. So, I'm happy ako kasi nga nagkaroon na siya ng bunga tapos more on. Kaya lang, nagka-problema ako. Kasi magkatabi sila ng ano ko ng yung sitaw na gumagapang. So ang ginawa ko, ninarbis ko na lahat tapos nagtanim ulit ako ng panibago kasi meron naman ako dito. Ito may natubo naman akong bago, ayan. So ngayon, tinanggal ko kasi nga ang daming mga langgam. So ginawa ko, inanuhan ko ng paprika. So, papakita ko sa inyo guys mamaya. So, okay naman siya. Mga langgam. Pero mayroon pa rin kahit papaano. Pero, yun nga. So ito guys yung aking baa. So, yan guys. Ayan. Marami siyang bulaklak noong una. Siyempre, hindi lahat naman yun ay magiging fruit. So, iba mamamatay. Pero, I'm glad na meron ako kahit papaano na bumunga. Kasi ang alam ko dito sa upo na ito, gusto niya yung warm. Kailangan at least 6 hours siya sa sun, sa araw. So, ito mas marami ang bunga niya dito kaysa doon sa isa kasi nasa lilim siya. So, hindi siya talaga na lumaki ng ano. Pero meron. Pero yung nandito na side, ito, talaga siyang ano, lumaki na siya. So, ayan guys, punta tayo. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Oh, eto na siya. Ito yung pinakamalaki. Dalawa. Kaya lang i-harvest ko na kasi, ayan o, oh, lalaki pa ito. Pero yung nga dahil sa nangyari dito sa, dahil nga sa may mga langgam siya malalaki. Parang, nagkaroon siya ng mga patches. Pero okay naman. Nagkaroon siya ng mga patches dito. So, ayan, nakita nyo ba? So, ito yung una. Pero parang ano na siya eh. Parang matanda na. So, kailangan ko na talaga siyang i-harvest. So, yan. So, isa, dalawa. Marami siya dati. Ito, meron na naman. Marami siyang bunga. First time ko itong nag-ano ng battle gourd. Na, iwan ko, hindi naman to. Parang Asian. Hindi ko alam kung Asian ito or American o anong country na ano. So ayan, first time ko nagpa ano ng better gourd. So guys, ito yung ginamit ko, yung ano, paprika siya na inilagay ko nga dito. Ayan, inanuhan ko siya. So nawala siya. Mayroon pa naman pero hindi na siya ganun kadami katulad ng dati. So ayan, kinanunan ko lang siya dito banda kasi dito siya kasi banda pumupunta. So yan, nilagyan ko lang siya ng ganyan. Kasi ayaw ng langgam yung paprika, yung amoy. Lalo na yung kapag garlic, yung talagang matapang na garlic. So, ayan, meron pa rin naman, pero hindi na ganun kadami na hindi katulad nung last time na nakita ko, grabe, ang dami. So, ngayon, ito yung ginagamit ko, yung paprika. So, pag ano ng pag-i-spray, parang iniis na ano ko lang. So, ayan, nakita nyo, ayan o. Oh, yung mga ano ng ano. So, ayan, mayroon, pero pa-isa-isa na lang, di katulad dati, na marami. So, pa-isa-isa na lang. Sa gilid ng ano, ayan. Dito kasi, para pag nandito sila, hindi makatakot sila. Yung amoy ayaw nila. So, nilalagay ko dito. Sa gilid. Para hindi sila pumunta. Kasi dyan man yan sila nag-ano sa ganyan o. Oh. Ayan. Paikutan ko. Ayan, meron. May pa-isa-isa lang din. Para hindi na sila bumalik-balik. So, ayan. Ayaw nila yung amoy. Matapang kasi yung ano eh. Paprika. So, ayan. So, ayan. So, pwede rin yung honey at saka yung parang downy soup ba yun. I-mix lang. Pero ito kasi yung ginamit ko eh. Parang nag-effect naman siya. Yun. Yung hindi talaga rin maiwasan. Bumabalik. Pero ewan ko itong ano na to. Bakit ang daming malalaking langgam. Dati wala naman dito sa ano ko eh, sa garden. So,
sabi ng asawa ko, i-sprayhan na lang ng iba. Pero tinatry ko yung ano, yung paprika na ano, para yung tawag dito, para hindi siya ano, parang mas madali. Kasi yung pag yung pang-spray, magmi-mix ka pa. Ito is ano mo lang naman. So yun. So yan guys, pinakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong pang ano, pang tanggal ng ano. So okay naman, tanggal naman siya. So pero yun nga lang, mayroon pa isa-isa, pero at least okay naman siya. Yan. Ay, napakainit. Yan. Kaya mag-ano na siya, November na, so magiging okay yan na rin. Yung aking talong may bunga. Yan. Yan yung talong, may bunga na yung talong. May nalaglag. Ayan yung aking, itong ano na ito, avocado, iba-ibang variety. So, nagpatubo ako ng, ano, na galin ng buto. Kasi alam ko yung lasa, tsaka yung ano niya, yung kaiba ng ano ng avocado. Ito sticky, malaki siya. Ito naman maliit lang, pero oh my god, super sticky sila, maganda siya. Tapos ayan yung aking okra, hindi maganda yung okra kasi itong type ng okra napaka sensitive. Hindi siya ano, kailangan napaka ano tong okra na ito, alagaan. Napaka ano siya. Maliit lang siya pero marami siyang ano. Yan, di ko to kukunin, gagawin ko tong seedling. Kasi bihira ako makakita ng okra na mababa. Na maraming ano, ayan o. So, ito pala guys, yung aking ano, another battle gourd. So, ito, nasa sun talaga siya. Pero, wala pa siyang bunga. Nag-aano pa lang siya, namumulaklak. Ayan. Ayan. Ito yung kasama ng ampalaya. So, ayan siya. Ayan. Meron siyang bunga, pero naninilaw. So, hindi naman kasi lahat mabubuhay sa mga ano. May mamamatay talaga na mga bunga. Para siyang ano. Ayan. Lakad tayo, guys. Ayan. Ayan yung, kung napanood nyo yung vlog ko dati, yung nag-harvest ako ng ano, ng saging. Ayan, meron na naman siyang bulaklak. Nagka-flower na naman. Masipag ito. Masipag tong banana. Tsaka ang tataba. Binili ko lang ayun nga na kung naano ninyo yung sa vlog ko. Binili ko to sa ano, sa Miami sa homestead. Kasi doon sa Miami sa homestead, lahat ng mga tropical fruit nandoon. 3 hours nga lang magda-drive. Kaya hindi na kami pumupunta doon. Kasi dito sa aming area, marami na rin. So, ito siya. Nung tinignan ko kaninang umaga, ayun oh, tingnan nyo. Ayan, meron na naman siyang flower doon. Tsaka ang taba. Ayan. Tapos kahapon, nagplant ako ng kamatis. Ayan guys, yung kamatis ko oh. Ayan. Meron ako tapos nandoon. Dalawang klase yung kamatis ko. Yung cherry, red cherry siya. Dalawang klase. So next time pag nag-ano siya na, talaga ipapakita ko sa inyo, guys. So ito yung isa kung ano, battle gourd. Oh, hala, ito na naman siya, may bunga. Ayan oh. Ayan oh. Oh, thank God. Ayan, tapos ito siya oh. Ito yung isa guys. Hindi, malaki na siya pero hindi talaga siya lumaki ng masyado. Nakita nyo? Ayan. So, yan guys, i-harvest na natin tong ano, tong battle gourd kasi nga pwede na siya. So ito, first time ko to nagtanim ng battle gourd. So, i-harvestin natin tong isa. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ito. So, mayroon pa tayong isa. So, dalawa lang muna yung i-harvestin ko. Kasi ito lang yung ready. Kaya ko talaga i-harvestin. Kasi pwede na rin siya. At saka ito nagkakaroon siya ng ano nga. Yung nga, nagkaka-patches dahil nga sa
sa langgam, yung malalaki. So, ngayon wala na siyang langgam. So, yan. One more. So, kuha muna ako ng basket. So, yan guys. Kuha pa tayo. Abisin pa natin yung isa. So, ito siya. Ito yung isa. Ooh, ang laki. Tingnan nyo guys. So, ito isa. Malaki siya. Ang laki. So, iyaano natin. Ayan, ang laki-laki. Tingnan nyo, ang laki guys. Tingnan nyo. Di ba? So, kukunin natin. Ayun. Ayan. So, dalawa na yung aking na harvest. So, ito siya guys. May dalawa na akong battle gourd. Ayan. Unang harvest. Parang yung isa, ano na siya. Yung ito, parang ano na siya, ready na talaga. Parang nag-old na. Pero titingnan ko. Ayan. So, ito guys, yung una nating harvest ngayon ng battle gourd. Battle gourd. Ayan. So, yan. So, mayroon pang natira, dalawa. Tapos, meron na naman siyang bulaklak. Ngayon, ang gagawin ko, ipupruning ko yung mga, kasi na-harvest ko na yung iba. So, magpupruning tayo ng kaunti. So, ipupruning ko siya yung mga... matakot mag-prune kasi babalik din naman yan eh. So, yun guys. Thank you for watching. Shoutout kay Mercy Castaneda.